Marhaba bikum. Hello everyone. Welcome to my channel. This is Gaya's TV Vlog o FWD dito sa bansang Kuwait. Pag-uusapan natin itong isa na namang expose ni Ping Lacson patungkol dito kay Senate President Tito Soto. Na isigwi ko lang. Di ba may expose si Ping Lacson patungkol doon sa isang undersecretary ngayon nagtatrabaho sa gobyernong Duterte, na mayroon daw mga binabayarang troll farms bawat lugar, bawat area, ay may tagdadalawa daw siyang kinukuha. So hanggang ngayon, hinihintay natin, o namin, ng karamihan, ng taong bayan, kung sino na pangalanan yun ni Ping Lacson, kung sino yung undersecretary na yun, pero wala. Wala siyang bayag na ibulgar, isiwalat sa publiko kung sino yung undersecretary na may troll farm at ginagamit ko no pera ng bayan, tax ng bayan ang pinambayad doon. So wala hanggang ngayon si Ping. Ito sabi si Lacson, nag-expose niya niyo. So wala, hanggang chismis lang si Lacson. So ngayon, gumagawa na naman siya ng isa pang expose. Kisyo, si Tito Soto kuno tangkang patalsikin dahil sa pagkandidato sa pagka vice presidente. Expose din ito ni Lacson. So, kasi daw yung mga kasamahan ko noon nila sa Senado, ang bakit naman? Ipatapos na, di ba? Ang tawag dyan, termino ni Tito Soto. So, pwede na siyang tumakbo sa highest position o kung ano mang klaseng position sa politiko ang takbuhan niya. O pinili niya magiging kaututang dila ni Lacson. E di, wala naman bakit pa ba siya patatalsikin, ipatapos na ang kanyang termino pa sa pagka-senado. So, isa na naman itong chismis ni Ping Lacson, no, para mapag-usapan sila lagi sa social media ngayon. Para sila na ngayon itong ano eh, ang certified dilawan, no, na sinasabi nila na hindi ko na sila dilawan, hindi sila pro-government, pro-Pilipino ko na sila, pero hindi eh. Galawang dilaw ngayon ang ginagawa na kasi itong ang Liberal Party, itong oposisyon, dahil si Lenny nagpa-OAOA na hindi pa kuno tatakbo, magtatrabaho, hindi pa mag-anunsyo, magtatrabaho pa kuno muna. Sabi ng balalay niya yung si Harry, Barry Gutierrez. Busy ngayon si Lenny, nasa Naga. Nagdala ngayon ng Johnson & Johnson vaccine na mula sa national government at inangkin niya ngayon na kanya, no? Yung may Nagavax na siya ngayon na 6,000 na vaccines dinala niya sa Naga. O yun, credit grabber din ang pisti niya. So, balik tayo dito sa expose na chismis ni Ping Lacson na kisyo patalsikin daw at hanggang patalsikin, sabi dito sa balita. Sa balita na balita online, sabi dito, Soto, tangkang patalsikin dahil sa pagkandidato sa pagka vice presidente, sabi daw yun ni Lacson. So ito yung balita dito, ipinaplano umanong patalsikin si Senator Vicente Tito Soto III bilang presidente ng Senado matapos niyang i-anunsyo ang pagkandidato sa pagka vice presidente. Ito ang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson. Oh, ito na naman. Tapos wala siyang sinabi na naman dito si Lacson kung sino itong tao, itong mga senador na ito na may planong patalsikin ang kanyang karaning mate, no, or kaututang dila ni Ping Lacson. Nitong Sabado at sinabing may pinaiikot sa mga senador na draft resolution na ipinonente ng isang sa miyembro ng Senate Majority Bloc na may layuning tanggalin si Soto sa pagkapangulo ng Senado. Tapos, mayroon gumagalaw sa mga kasamahan namin na gusto siyang palitan. Pero kung palitan siya ngayon, mag-i-election na naman, di ba? Gustong magpaikot para sa signature. Siguro, a draft resolution, tinitingnan siguro kung aabot sa 13. Paglalahad ni Lacson. Eh, bakit hindi niya pangalanan? O bakit hindi na naman siya mag-imbestiga? At saka, eh, ano ngayon kung palitan si Tito Soto? Eh, wala din naman niyang kwenta eh. Dapat lang.
Matapos na ang kanyang termino at hindi na siya ibuto ng taong bayan, sa tagal na ba niya dyan na tinuhuran, tinubuan ng tahod or sisik sa Senado, eh wala din namang nagawa yan eh. Dapat sa inyo, mga basurang politiko, i-plus na kayo sa Aridoro. Inihayag ni Lacson, mismong ang isa sa staff ni Soto ang nakakuha ng impormasyon habang sila nag-iikot sa ilang probinsya sa Luzon, Camarines. Sus! Andito na naman nga eh. Dati sabi din ni Lacson doon sa undersecretary na yun na may troll farm, isa staff din daw niya ang may nakakuha din ng information noon. Tapos ngayon na naman dito kay Tito Soto, staff na naman ni Tito Soto. Mga paandar nila, no? Mga pautot talaga nila na walang kwenta. At tingnan mo ang sabi nga ni Tito Soto sa isang panayam sa kanya nung isang araw ba yun o kahapon. Sabi na tatakbo siya sa pagka-vice presidente dahil para daw tawag dyan yung patungkol sa mga troll farm na yun, para daw harangan yung mga troll farm. O tingnan mo kung gaano ka walang kwintang politiko, tatakbo ka bilang vice presidente para lang hadlangan yung mga troll farms. Yun ang iyong propaganda sa pagiging vice presidente mo. Troll farm? Nakakatawa, di ba? Wala kang masabi na ito yung gagawin ko sa Pilipinas. Tutulungan ko si Ping Lacson kung manalo. Uunahin namin yung ano, girahin yung China dahil dun sa West Philippine Sea o pakikiusapan o ibigay na namin yung buo yung West Philippine Sea sa China. May mga ganun dapat. Eh wala eh. Troll farm. Ang kanyang propaganda na tutuldukan ang troll farm. Di ba bulok na bulok ang utak? Diyos ko po, ito yung... Ay naku, mga kababayan, mag-isip talaga kayo. Miss Bong staff na yung nakakuha. Kisyo tatakbo akong VP, sabi niya nun. Kailangan palitan na raw ako, ang sabi niya ni Tito Soto. Tingnan mo, pareho talaga itong dalawang ito, no? Magkaututang dila. Dati, yung sinabi ni Ping Lacson na may troll farm na isang undersecretary, pinupost din ito ni Tito Soto na kasi iimbestigahan kuno sa Senado. O ngayon, nung nagkabukingan dahil si Ping Lacson, mayroon din siyang troll farm, si Trillanes, mayroon din troll farm si Lenny Robredo ngayon, yung mga TikTokers na iyon, kapal nga ng mukha ni Lenny Robredo na magsabi na yung PCOO ay nag-hire ng 300 troll farm, no? At pira kuno ng taong bayan ang pinasasahod doon. O samantalang siya ngayon, saan niya kinuha yung pinambayad doon sa mga TikTokers na TikToker influencers na yon? Ngayon na nagpapahashtag ng si Mama Lenny ay mabait, maraming nagawa, nagdala ng bakuna sa Naga. Yung ganun. O bakit hindi na yun umpisahan ni Ping Lacson? Imbestigahan lang muna yung kanilang sariling mga troll farms. At ito si Tito Soto. Ito yung kanyang panukala eh. Kaya siya mag-vice presidente nang dahil daw kuno sa troll farms. I serve at the pleasure of my colleagues. So I leave it to them, ang pahayag ni Tito Soto sa isang panayam. Gayunman, duda si Lacson na umusad ang plano dahil naniniwala siya na karamihan sa kanyang mga kasamahan sa Senado ay sumusuporta pa rin kay Tito Soto. O may paano kaagad siya? May pampalubag loob? Kasi wala eh. Chismis lang nila ito, gawa-gawa lang na ito para maawa yung tao kay Tito Soto, maawa yung taong bayan kay Tito Soto. Sasabihin, ay kawawa si Tito Soto, pinagkaisahan ng kanyang mga kasamahan sa Senado, ibubuto natin to. Ganon ang sistem. Inihalimbawa nito si Senador Manny Pacquiao na kahit nasa Amerika ay tumatawag pa rin ito sa kanila at nagsasabing hindi pipirma sa sinasabing resolution. Ako, matatandaan ninyo mga kababayan, sinira-siraan din ito ni Ping Lacson at ni Tito Soto si Manny Pacquiao noong mga nakaraan, mga buwan. Ang sinabi nga ni Ping Lacson, ilang beses daw siya kinagustong kausapin ni
Pacquiao dahil gustong tumakbong presidente at nanghingi ito ng tulong kay Ping Lacson. Tapos ngayon, nga naman, mga ulupong biglang nag-unite kaagad sila, no? Na puro mga walang kwintang mga politiko. Ang tawag dito. Sa ngayon, wala kaming nakikitang peligro na mapapalitan siya kasi maganda yung pamamalakad eh. So, ano ba pamamalakad ni Tito Soto sa ano? Ano ba yung pamamalakad ni Tito Soto na maganda sa Senado? Eh, puro lang kayo dyan na imbestiga. Ay, yung kay Jover Lorio noon na tinawag siyang pangit. At tinawag siyang tawag dyan na troll farm na bayaran ni Chris Aquino. Eh, totoo din naman eh. Mismo, di ba? Isang business partner ni Chris Aquino na si Nico Falsis ang nagsabi na binabayaran na si Jover Lorio noon ng tag 30,000 a month para pagandahin ang imahe ni Pinoy noon nung tumakbong presidente. Oh, di ba? Anong sabi ni Tito Soto doon sa kanyang pagdemanda ni Jover? Eh, totoo din naman daw na pangit. Tapos, ito pa yung isa, yung bakla na hindi pinaihi doon sa CR ng babae. Di ba? Yun yung pinagkakaabalahan nila eh. At gusto pa nga nila sa ultivirus, patakbuhin nyo na pagkasinador yung bakla na yun. Isa pang katok yun na sinadora. Sabi niya daw doon, binibigyan niya si Pangulong Duterte ng score. Nang score ngayong suna niya is number 1 sa 1 to 10. 1 lang daw kasi wala daw siyang nakikitang mabuting ginawa ng Pangulong. Eh, kailan ba may nakikitang kabutihan si Risa Ontiveros? Eh, mismo nga sarili niya, wala siyang nagawang kabutihan sa pagiging senadora niya na ilang taon na siya dyan. Maliban na lang siya, napaganda siya ng pira ng PhilHealth, ng pira ng taong bayan, at isa ako doon sa may kontribusyon. Gumanda ka rin sa Ontiveros dahil dyan sa PhilHealth. Kaya kung kaming taong bayan, nanghingian mo ng score sa iyo, kahit wala kang score, kahit zero, wala, tae ang score mo, Risa, no? So, balik tayo dito sa isyo nitong kuno may kisyo na patalsikin kuno si Tito Soto. Yung mga kadramahan sa buhay. Maganda ang pamamalakad. O, ano ba pamamalakad ni Tito Soto ngayon? Gumanda ba yung imahe ng ng Senado? Na yung inimbestigahan nilang yung red tagging. Nandun pa, nag-witness pa si Kashin, si Kaamihan, si Jeffrey Siles, yung ka-Eric. Na demanda ba nila yung mga pulahan, yung mga makabayan, black, or kung sino pa yun yung dapat takasuhan? Wala! Tapos sabihin ngayon, maganda ang pamamalakad ni Tito Soto. Oh, lol! Ewan ko, may nag-iisip na kailangan palitan kasi nga nagdeklara natatakbo. Ay naku po, hindi big deal kung magdeklara si Tito Soto natatakbo siya dahil ipatapos na ang kanyang termino dyan eh. At hindi na siya pwede magpare-elect ulit. Hindi naman kanun siguro kagago yung ibang mga senador dyan. Maliban na lang kung mga kapwa din ninyo gumagawa-gawa kayo ng kunwari mga fake na resolution para iisa publiko ninyo para sabihin inaapi si Tito Soto ng kapwa ninyo senador. Ay naku po, style ninyo talaga, wala. Mababaw, malabnaw ang style na ito. Eh hindi naman namin papabayaan yung aming trabaho sa Senate. Nagtrabaho ba kayo? Eh puro nga kayo ngayon pa social media eh. Makikita naman nila yon. Pagbibigay diin ni Lacson. Yan ako po. Wala. Ito sila ngayon, ang certified dilawan. Kasi nga, di ba, si Lene, nagpapa-OA, hindi pa mag-anunsyo dahil nga magtatrabaho pa kuno, kung ano, bla bla bla, cho-cho-cho, mga ika niya ngayon, naghingi, kasi wala daw siyang resources. Naghihintay pa siguro ng mga malayamang politiko, negosyante, o mga sa kanya, magpundo ng pira dahil ayaw niyang gumastos, no? Sa laki ng pira niya sa
sa OVP sa 5 taon, eh wala din naman siya halos ginastos doon sa kanyang mga pinamimigay-migay ng mga kukunting ano, bagay-bagay, puro yung donasyon. So naiipon niya ang pira niya kasi ayaw niyang gumastos. Eh wala din naman sigurong magpupundo sa kanya ng malaki dahil nga kulilat siya sa sorbet, di ba? Hindi din naipagsapalaran ng mga mayayamang negosyante ang kanilang multimilyonis na pira sa isang tao, sa isang kandidato na mababa ang ratings. Doon sila tumitingin sa mga malalaki ang ratings, yung winnable, di ba? Eh kung pupunduhan mo yung isang tao, isang kandidato na isang pirma na lang ay na pasok, flash na agad sa Anidoro, ay sabah, sabihin ng mga businessman dyan, eh, hindi ko ipagkanulo yung pira ko, itatapon na lang ng ganun-ganun, o di ba? Kaya ito ngayon, itong pisot tandem na ito ang tumatayo bilang isang oposisyon ngayon na kandidato. Dahil nga itong oposisyon, namimili kung sinong pipiliin, iwala din naman talagang sigurong tiyak na mapili na winnable, no, na mga kandidato. Tapos, hindi din nila, sa kay Pangulong Duterte, meron na talaga silang standard na yung kandidato talaga na i-aanunsyo na lang. Alam na yan natin. Kaya ito ngayon yung isang bayan, wala din nakuha kasi yung mga kinukuha, hindi din naman winnable, umatras pa yung iba, di ba? So, nagkakagulo ngayon itong oposisyon. So, ito ngayon, pumasok itong pisot tandem. So, sila ngayon ang medyo pinag-uusapan ngayon sa social media dahil nga nag-reveal na. Tapos itong oposisyon, itong Liberal Party, eh ang kanilang kandidato eh nagpa-oo eh pa, pero nagbabayad sa mga TikTokers, nagbabayad ng mga paid trolls para bumango sa publiko, no? At andun pa sa naga, ha? may naga vax pa. 6,000 na vaccine mula sa Johnson & Johnson. Tapos, inangkin niya na kanya, kapal ng mukha ni Lini. Diyos ko po. Galing yun sa national, ha? Government, inangkin niya na kanya ko. No? T-shirt lang pala ang kanyang pinamigay doon sa mga frontliners. Yung nag-a-assist doon. Nako, nakahiya.